Good morning mga kabahay. Ipapatuloy natin yung paggawa natin dito sa bahay ni Tito. Ano? Ito nga palang ang makikita nyo ito. Yan. Pininturahan na namin ito sa loob. Kahapon pa. Tapos ni rust converter na rin namin yan. Para pagkaya nilagay namin. Hindi na kasi namin mapipinturahan doon yan. Mahirap na. Kaya yan, nakita nyo na kay epoxy primer na to. Dito hindi paabot naman yan. Pero itong kabila, yung loob, ay epoxy primer na yan, na rust converter na rin yan. Ngayon, ang ginagawa, ang gagawin nila, dahil na welding na itong mga ito, na full weld na, i-rust converter na nila ng buwi yan, lahat. Tapos, si epoxy primer na rin nila lahat yan ngayon. Yan. Hindi namin siya pre-nimer nung inakit namin kasi mag-welding pa kami, masisira lang, masusunog. Para hindi na lang ulit-ulit yung trabaho. Nag-welding muna kami para pagka nag-epoxy primer kami, pati yung pinag-weldingan lahat kasama na. Pati yung bago doon na mabuhusan. Kaya pinipre-prepare na nila yung turco, yung rust converter natin. Ira-rust converter muna yan para yung mamatay yung mga kinakalawang na yan. Para hindi siya maipit lamang ng ano, primer natin. After ng rust converter, pwede na mag-primer. Tapos, pag natapos namin yung formahan doon, yung iba pa dito, eh, baka makapag-boost kami mamaya. Kundi mamaya, kahit siguro ang gano'n. Ayun na yung ulan mga kabahay. Ayun, kumikidlat-kidlat to. Napakakulimlim. Sigurado malakas na ulan na naman to. Inaasintahan na namin itong instead na magpo-forma pa kami rito sa side. Ayan, inaasintahan na namin. Ayan si Utol nag-asinta. Nakita nyo to, yung kalahating hollow blocks hinati namin sa grinder. Bali, ganito siya. Ayan. Hinati namin sa grinder. Yan bali yung pinakaharang pagka nag-boost kami. Tulad nito, pakita ko sa inyo. Tulad nito. Para pag nag-boost kami, ayan o, level na. Instead na maglalagay pa kami ng kahoy na harang dito. Kasi ito yung level ng dating biga. Para pumantay siya dito sa forma, naglagay kami ng kalahating hollow block. Hanggang doon. Para tipid sa forma, tapos hindi na rin kailangan tanggalin. Tapos buhusan, dyan na siya. Hindi na kamukha ng pagpo-formahan pa matagal. Ito yung bakal natin dito. Tapos ito yung mga abang natin. Abang natin itong mga to sa ano, ang tawag nito, horizontal. Tapos yon yung abang natin sa roof beam. Tapos itong mga nakausli na battens o yung 2x2 barikilan ng ano, ng hero o ng long span. Dugtong yan kay Tito Bong. Ayan pa yung roof beam na abang. Dugtong lahat dito yan para magiging siyang ano, mabubuo siya dito. Pagka nagasinta na kami rito, magka-level yung mga bubong nila. Siguro bukas na kami makakapagbuhos. Matigas na ito bukas. Tapos yun, ikakasa na lang yung forma. Ayan, ginawa na nila kanina si baba. Madali na lang yan. So, tapusin lang siguro namin ito. Ngayon, kung umulan na, tigil muna kami. Balik kami bukas. Mga half day lang to siguro. O baka wala mang half day. Mabubusan namin ito. Abangan nyo pa yung mga ano natin, update natin dito. Kaya patuloy na kayo sumabay-bay sa mga vlog natin. Ayun na talaga ang ulan. O patayin muna natin. Ay mga kabahay, sa wakas makapagbubus na tayo, no? Ayan. Hello, Tito Bong. Kaya pa? Halo! Ang dami yung pangaloy, no? Ayan, mag-umpisa kami dito. Tapos dito, habang sinasara nila tatay yun dito. Pero bubusan namin lahat ngayong araw yan. Puntay sa taas. Yan. Natuyo na itong nilagay naming harang dito na mga hollow block na kalate. Bubusan namin. Tsaka yun doon. Okay. Simula na tayo. Thank you.
Grabe yung ulan, mga kabayo. Hindi pa kami pinatapos. Isang biga na lang. Hindi pa kami pinatapos. Ayan, bumuhos na. May halo pa naman kami doon. Nako, na-wash out na nito. Sana lang wag na ito magtagal. Para mabuhusan na namin yung huling lakas ng hangin. Yung huling biga namin. Kung tumabang yung halo namin, dagdag na lang kami ng ano. Dadagdag na lang kami ng semento. Grabe oh. Bagyo yata ito. Oh, bagyo nga daw ito. May bagyo. Sana tumigil na para huwag masayang yung nano namin. Matapos kami. So yun na, mga kabahay, natapos din namin. Medyo lakas na lang kanina, pero huminto naman, pinabigyan pa kami. Pero eto nga, umaambun na naman, no? Mukhang paparating na naman siya. Medyo makulimlim pa rin kasi, oh. Umaambun na naman, nagsisimula na naman. Pero at least, ayan, kita nyo, natapos lahat ang paikot. Ayan. Siyempre nakabang yung mga nakabang na yung mga dowels natin para sa sintada ng hollow blocks natin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dito. 5 doon, 6 dito. Mga 12mm, sorry pa nga itong mga pangas, ano nila, oh, dowels. 12mm yung ginamit namin. Pinagputulan lang namin to sa mga ginawa namin parilya. Tapos yung mga horizontal natin na bang, ito na. Bali, ito na, dudugtong na tayo kay sa bahay ni Kuya, dudugtong na tayo dito. Ang wall natin, paikot dito. May bintana rin tayo dito, dalawa. May dalawa rin tayong bintana dito. Ayan. Ayan, syempre walang bintana dyan kasi firewall dyan, kapitbahay na yun dyan. Dito, dito sa loft bed o dito sa mezzanine, baka may bintana pa rin dito. Depende kay Tito Bong kung palalagyan niya pa rito o doon na lang sa harap. Pero dito sigurado meron, para dito sa high ceiling may liwanag. Tapos yung hagdan natin, makikita nyo. Napinturahan na nga pala natin itong mga ano natin, no? Yung mga C-channel natin, napintura na lahat yan. Pinturado na yan, naka-epoxy primer na yan. Ginamitan pa namin ng rust converter yan, turko. Yan, turko. Ito sa mga hindi nakakalam ko ano yung rust converter, may video ako noon na tutorial paano gamitin yon. Ginagamit yun sa mga BI o black iron bago siya pinturahan, para kung may kalawang man siya, papatayin niya yung kalawang, yung neutralize niya, bago niya siya apply ng primer. Kasi pag pinatungan nyo lang ng primer yung ano nyo, yung nangangalawang na bakal, eventually, ganun pa rin. Kakalawagin pa rin yun kahit na epoxy primer pa ang ginamit nyo. So, pinaka the best, gamitan nyo muna ng rust converter, yung brand na Turco, maganda yon. Bago nyo siya applyan ng epoxy primer o ng kahit na anong metal primer. Yan, lahat naka rust converter yan. Kaya, bago na balutan ng primer yan, wala nang kalawang yan. Kaya kahit ngayon natagulan, sure ball na hindi yan basta kakalawagin. At saka bago kami naglalatag ng flooring, dinodoble pa namin uli yung primer namin. So ganun gagawin namin dito. So ito, bababa na muna kami. Total patapos na, ay tapos na rin kami. Ayun na naman yung ulan, nag-umpisa na naman, no, mga kabahay. Hanggang bukas, subaybayan nyo uli yung paggawa natin. Basta na, mga kabahay. Ito nga pala yung binuhos na namin nung nakaraang Sabado. Natuyo na yan nung Linggo. Kaya tinanggal na namin yung forma dito, pero yung mga tuko din di pa.
Lahat yan natanggalan na ng forma. Dahil ngayong araw, mag-asinta na tayo. Ito, tingnan natin dito. Ayan. Ano naman yung boost natin, maganda. Wala naman siyang ampaw. Ay, nagle-layout pa kami dito ng ano namin, ng butterboard. Para sa ano natin. Sintada natin ng hollow block. Mauna kami dito sa harap. May dalawang bintana dito. Kamukha nun sa bahay ni Kuya. Tapos dito, bago doon. Kasi, ang problema dito, hindi kamukha nun kay Kuya. Buo yung second flooring niya. So, meron kami tungtungan. Tsaka yung may tungtungan yung scaffolding. Dito, dahil loop lang. Ito lang loop po. Itong mezzanine lang. Floating yan. Kaya, ginagawa lang namin ng parana ganun. Medyo kulang pa naman kami sa kahoy. Maglalagay kami dito. Temporary na tungtungan namin tsaka para matungtungan ng scaffolding para makapag-asintada kami doon. So ayan mga kabahay, yung nagawa natin ngayong araw, no? Una, nakapagtali na nga kami ng stirrups. Ayan mga stirrup na yan, ginawa lang namin kanina. Tapos natali na namin yung apat na poste natin. May stirrup na. Kulang pa yan, dadagdagan pa namin yan habang tumataas yung asintada natin. Bali ito, ayan, pinahingan muna namin yan kasi bintana, medyo magalaw. Patitigasin muna yan bago patungan uli bukas. Tsaka ilagay yung overhead. Ginawa namin, nag-center muna kami dito. Ayan, inubos na namin halo namin. Sakto nakatatlong patong pa kami. Pero bukas makakukulong na ito. Masinta namin, na rin namin yung banda roon. Ayan, bali, umikot na ito rito. Sintada na yan. Ito yung wall ng kay Kuya. So, 3 sides lang itong asintahan namin dito. Nakatipid na si Kuya, ay nakatipid na si Tito Bong dito. Kasi itong wall ni Kuya, plasteran niya na lang yan. Tapos yung mga nakabang, dugtong na lang. Good morning mga kabahay. Magpapatuloy natin yung paggawa natin dito sa bahay ni Tito Bong. Tutuloy natin itong pag-asinta natin dito. Tapos ito, tatapusin nito. Tapos lilipat doon. Gawin ko na lang para paano kami makagawa ng tungtungan doon. Siguro itong tira natin na 2x2 na yan. Tutulin ko muna yung para dito. Ilalagay ko doon para makapagtayo kami ng scaffolding. So medyo mataas na to eh, mag-scaffolding na kami rito. Ayan. Balihan muna yung gagawin natin sa ngayon.
So ayan mga kabahay, ito yung nagawa natin ngayong araw, no? Tapos na yung asintahan dito sa harap, nakaporma na yung mga bintana. Tapos dito, ito isang patong na lang to. Tapos biga na. Doon, dalawang patong na lang. Tapos na rin to. Bukas na to. Kasi halos ako lang nag-asintada ngayon. Gumawa ng mga stirrup si tatay. Bukas, tatapusin namin lahat ng asintadahan. So bukas, hindi ulan, tapos na lahat ng asintadahan natin. Tapos magbubus na kami ng mga kolomo, yung poste natin. Tapos, pag nabusan yan, syempre yung roof beam natin, bubusan yan, tapos makakapagbubong na tayo ulit. Process muna, tapos bubong. Abangan nyo yun, mga kabahay. Ayos mga kabahay, natapos na natin yung asintahan, no? Ayan, nakulong na natin itong paikot, itong bahay ni Tito. May bintana doon, bintana dito sa harap, dalawa, kamukha nung kay Kuya. Dito wala nang bintana kasi ito na yung magiging pinaka bedroom niya. Itong loft bed niya, ito na yung pader na ito. Hindi namin ito nalagay ng bintana para pwede siya maglagay ng closet niya dyan. Nakamount sa wall, kaya wala na dyan. Dito na lang meron. Tapos ito yung sa tapat na lang ng kanyang hagdanan para liwanag. Tapos dito, itong pinaka loft niya, itong mezzanine, meron na yan siyempre. May harang yan. May guardrail yan dyan. Pinag-iisipan pa namin kung ano pa maganda dyan. Ano magandang design. Pero maganda sana dyan, stainless, di ba? Tapos glass. Glass yung sa ibaba. Tingnan natin kung magkaka-budget para doon. Ito yung magiging high ceiling niya, itong harap. High ceiling yan. Ito na muna yung nagawa natin para sa week na ito. Try natin mamaya kung ano, may upload ko na ito. Pero, abangan nyo yung pag-boost pa namin. Poporma namin itong mga poste, bubusan. Tapos biga, roof beam, babakalan, poporma, tapos bubusan. Tapos, syempre, pwede na tayo mag-trusses. Pagbubong na tayo, after nun, palitada na, finishing na tayo. Okay mga kabahay, hanggang dito muna yung ating vlog. Ito yung second week natin. Abangan nyo na lang yung pang third week na upload natin. So, itong second week natin, ito na na-accomplish natin. Natapos na natin itong buong asintadahan dito sa second floor. Yung third week, yung lalaminin na yung pagbubuhos ng poste, pagbubuhos ng roof beam. Tingnan natin kung masasama na natin yung pagtatrasis doon. Abangan nyo yung mga kabahay. Salamat sa mga panonood. Patuloy nyo yung supportan yung channel natin para tuloy-tuloy yung magiging upload at update natin dito sa ating channel.